Marcos na hindi ka tunay. You're a delusional motherfucker. Pong isa yung pangalan nun, yung artista na mahaba buhok, hindi ko na mapapangalanan. Noong mga tatlong linggo nakakalipas, yan ho ay parayan ang text, pinipilit kumonekta sa akin at hihingi yata ho ng tulong. Ay nung hindi ho nakakonekta sa akin, ayun, eh baka ho tinamaan na ng sayad niya, kaya nagsalita ng kung ano-ano. Kaya hindi ho natin papatulan yan at baka sila'y sumikat pa. Sa yabang ninyo, yamang challenge at kung ano man, hindi siya nakakatuwa. Siguro for a time, Francis Marcos na hindi ka tunay, nakakahiya kang tao. Siguro humingi ka ng you're a delusional motherfucker. Siguro humingi ka ng dispensa eventually. Makukulong at makukulong ka eventually. Kung gusto mong tumulong, tumahimik ka, tumulong ka. Tumulong ka sa mga barangay, tumulong ka sa mga may pag-usap ka sa mga mayor. Hindi ko alam kasi may backup kaya tang mga mayor eh. Mahiya ka sa kaluluwa mo. Kasi hindi lang naman ikaw ang gumagawa niyan dahil marami. At yung mayaman challenge mo is such, it's a delusional attempt to make you popular. Ikaw, ulok ka, Baron. Tayong dalawa. Ye! Ang umaga sa inyo, may napanood lang akong video kanina. Baron Chrysler. Alam mo, ikaw, Baron, di ka dapat nakikialam kung may mga taong tumutulong sa mga kapwa. Eh, ikaw ang magiging dahilan para mawala ng tiwala sa mga ginagawa nila yan. Wala ka ng pakialam doon. Ikaw ang walang kwenta, Baron. Ikaw ang walang kwenta. Ikaw ang latak ng lipunan, Baron. Wala ka ng ginagawa, ganyan pa ang gagawin mo. Bakit? Nagpapapansin ka, laos ka na. Baron, kami dito, hindi pa kami nakakatanggap ng tulong kay Francis Leo Marcos, pero nagpapasalamat kaming lahat na kasi marami siyang natutulungan ng ibang tao. Buong mundo pinag-uusapan dito, Baron. Baron, huwag ka nang umepal. Laos ka na. Dati, nakaahong ka dahil kasi sa ginawa mo na sa ginawa mong mga UFC dahil kasi pinagbigyan ka. Kasi gusto mo sumikat ka. Ngayon, eto ka na naman. Nakikialam ka na naman. Titirahin mo na naman ang mga tumutulong sa mga Pilipino. Alam mo, Baron, payo ko sa'yo. Manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang, pare. Di ka inaano ng tao. Hayaan mo yung mga tumutulong. Kasi sila yung may pera. Sila. Huwag mo nang ibas. Alam mo, payo ko lang sa'yo, pare, matulog ka na lang. Ano ba yan? Ano ba yung hinanakit mo sa puso mo? Gusto mo idamay lahat ng mga Pilipino? Di ka ba natutuwa simula nung unang pandemic pa lang, nandyan na yung tao na yan. Tumutulong yan, manood ka. Bago kayo humusga, manood kayo. Kung kayo hindi naniniwala, sarilihin nyo na lang, huwag nyo na lang i-like. Ganun lang yun eh. Hindi katulad ng maninira pa kayo. Eh paano yan pagka bumitaw sa mga tinutulungan nyo yan? Paano yung mga Pilipino na maasa dyan? Kahit pa paano nakakakain sila, nakakatanggap sila. Kung ikaw wala kang maitulong, dapat maging masaya ka. Kasi natutulungan niya mga kapwa mo Pilipino. Doon na lang. Huwag yung magpapapansin ka. Hindi ka na sikat. Gusto mo tayong dalawa. Tayong dalawa. Ako pangkaraniwang tao lang. Lalabas ko galit ko sa'yo. Tank na mo, Baron. Lahat ng galit ko ibibigay ko sa'yo. Sa dinadanas natin paghihirap ngayon lahat. Sa mga masasamang ugali. Kaya tayo ginaganito para maramdaman natin na napakasama na natin lahat. Lahat tayo may mga kasamaan.
Pero sana maramdaman niyo yun. Maramdaman mo. Huwag mong siraan ang mga tumutulong. Wala ka nang pakialam kung nagbibideo o kahit anuman. Kasi year 2020 na tayo ngayon. Naiintindihan mo, ikaw bulok ka na. Ikaw ang bulok. Baron, ikaw ang bulok. Kesa pinagdidirihan mo yung mga ibang tao na tumutulong. Ikaw, bulok ka, Baron. Tayong dalawa. Sige. Pakita mo, tigas mo sa akin. Tayong dalawa, pangkaraniwang tao lang ako. Sana makarating to sa'yo. Sa mga manonood dito, please lang, i-share nyo to, i-like nyo. Para makarating sa kanya. Ano mo? Laking pasalamat ko pag nakarating sa ito. Tayong dalawa. Patay kung patay. Sige, yung sinasabi mo mamatay ka, patay kung patay, walang awatan. Tanginan to, tarantado. Magandang umaga po. Nakapanood nyo po ba yung video yung ginawa nito, nitong artista na to? Kaya nga ho, artista eh, maarte. Abay, mahirap ang trabaho ng artista. Sabah, biruin nyo, itatawa ka ng walang dahilan. Iiyak ka ng walang dahilan. Abay, napakahirap po talaga ng trabaho ng artista. Pero, total, sinimulan mo ko, eto, bibigyan kita ng isang matabil na dila. Bakit? Kumain din ako ng puki ng baboy nung bata ako. Sinungalngal din ako ng nanay ko na nilagang puki ng baboy. Tsaka inihaw pa, paminsan-minsan. O, eto, Mr. Chrysler, makinig kang mabuti. At sana lahat na sasabihin ko, isaksak mo sa gamunggumong utak. Okay? Yung utak mong gamunggo, ha? Eto, lalamanan ko. Yung sinasabi mong nakakadiri ako, nanalamin ka na ba? Sana bago ka humarap dyan sa camera, ano, nagbibideo ka, tinignan mo yung sarili mo. Ha? Naligo ka muna, inayos mo. Eh hindi, nung humarap ka sa camera, mukha kang high na high. Eh hindi ko alam, baka bagong gising ka lang, mahirap mag-judgment, o baka lasing ka, eh may hinihitik ka pa, hindi ko alam kung ano yon. So sana inayos mo muna yung sarili mo bago ka humarap sa camera. Pangalawa, yung sinabi mong sinasakyan ko tong COVID, itong sitwasyon, para sumikat ako. Hoy, Mr. Chrysler, matagal na akong sikat. Sikat ako sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. Lalo na nung ngayong may pandemic tayo. Pero nung mga panahon ng Ondoy, sikat na rin ako. Kaso hindi lang ako nagpapalabas sa media kasi ayoko. Hindi katulad mo! Lahat gagawin mo para mapansin ka ng media. Bakit? Yan ang hanap buhay mo. Pagka walang direktor na kumuha sa'yo, patay gutom din ang bagsak mo. Oh, eh di ba't nung nakaraan nagte-text ka pa, nagme-message ka pa kay Cap? Na long live, long live. May pa ganun-ganun ka pa. Hindi ka na nahiya. Dapat nahiya ka muna sa sarili mo. Actually, sinasabi ng mga tao ko rito, tsaka ng mga abogado ko, huwag na raw kitang pansinin. Pero hindi. Baka itong sasabihin ko ay magkaroon ng substance na magkaroon ng oxygen yung gagamunggong utak mo. Nakita mo? Alam mo, gusto mo bigyan kita ng fact? Kumuha ka ng dugo ko. Ha? At ng dugo mo. Yung dugo ko, walang makikita kahit dahong papaya. Sa'yo, hindi ko alam. Baka lahat ng klase ng droga at alak nasa dugo mo na. Yan ay hindi ko alam. But the way I look at you, mas mukhang nakakadiri ka. Pangapat, siguro mas lamang ako ng paligo sa'yo kasi tatlong beses ako maligo isang araw with matching pabango pa. Ha? Tama? Nog-nog lang ako. Pero ikaw, tingnan mo itsura mo. May babae pa ba pupapatol sa'yo? Ako, nagtitilian yung mga babae pag lumalabas ako eh. Bakit? Kasi nga, romantiko tayo eh. Mr. Chrysler, kung ang hangad mo'y magpapansin, eto, kinang ina, pinapansin na kita. Pinapansin na kita. Ha? Pero masasabi ko lang sa'yo, sana naman, nag-isip ka. Kung kinakailangan mo ng tulong, hindi mo ako pwedeng, dapat di mo ako dinaan sa ganyan eh. Alam mo kung bakit? O, isahamong ko sa'yo. Hindi mayaman challenge, ha? Kasi alam ko wala ka namang itutulong sa mga kababayan natin. Bakit? Pansarili mo lang yung iniintindi mo, eh. Kailangan meron kang alak,
kailangan meron kang bisyo. Nakuha mo? Ako hindi eh. Kailangan maglabas ako ng pera, itulong ko sa tao. Kailangan magtulo ako ng pawis, itulong ko sa tao. Kailangan magpatulo ako ng luha para magkapera nang may maitulong sa tao. Hindi katulad mong pang sarili lang ang iniintindi mo. Nagets mo? Subukan mo magbago. Baka tulungan kita. Ha? Ngayon, kung sasagutin mo pa rin itong sinasabi ko, and then let's bring it on. Pwede tayo magdaldalan. Pagbubuhulin ko na kayo. Nagets mo? Pwede akong daldalan. Ha? Yan ang sinasabi ko. Sana matuto muna kayong mag-isip. Kasi nagmumukha kang supot, sungaw, papoging tungaw. Nakuha mo? Ha? Nakuha mo yung kanta ni Kiko? Ha? Ni Kiko Alfabeto? Nagmumukha kang supot, sungaw, papoging tungaw. Sa susunod na mag-video ka, maligo ka muna. Ayusin mo yung sarili mo nang kapani-paniwala kang hindot ka. Okay? Gandang umaga. Yan ang sagot ko sa'yo.